ilang biyayang pangapunyat sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na huwag sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa atin pong paghahandog ng banalamisang ito, isama natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng mundo lahat higit sa mga bansang mayroong pag-aalitan. At ganun din, isama din po natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa na narito ngayon. At ganun din ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagsisihan ng ating nagawang kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa usulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudiyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya
at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag nito sa kanila ang Diyos, mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, nagkahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at madilim ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikda nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na nila ang Diyos sa kanilang marumpita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila ang at paglilingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nahahayag na, ang Diyos ay dakila. Malinaw na nasa saad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanong ating nilulog. Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo inyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inaniyahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain sa Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan.
mga hangal. Hindi ba't ang may likha ng labas, ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kanina po ay bago magsimula ang misa, ako po ay tumitingin doon sa lobo doon sa may kisame. Paikot-ikot yung lobo. Ako'y napapatawa sapagkat pag nakikita ko po na may lobo sa kisame, may dalawang batang umiyak na naman. Hindi huwag, ano? At hindi lamang iyon, mayroong dalawang magulang na nagalit na naman. Ay sayang, ikaw ang pera, ikaw ay nalibad mula ang ano. Kaya kinuha ni Kuya yung lobo kanina. Anyway, muli po magandang umaga sa inyong lahat. Alam po ninyo ay ayaw natin ang madumi. Gusto natin laging malinis. At yung ating pagiging malinis sa lahat ng bagay, ito rin ay sumasalamin din sa ating itsura. Ayaw natin na tayo lalabas na hindi man lamang nagliligo, naghihilamos, o di naman ay naglalagay ng pampaganda at pampalinis sa ating katawan. Okay po yan, no? Maganda po yan sapagkat yung ating proper hygiene. At kuminsan ito din yung bagay na nadadala din natin sa ating bahay. Ayaw natin ng madumi. Gusto natin ay laging maayos at malinis ang bahay. Mga minamahal na mga kapatid, si Jesus po sa ating ebanghelyo ay pinuna ng isang pariseyo sapagkat hindi man lamang siya naglinis ng kamay bago kumain. Alam niyo po ay bakit ganoon ka-observant yung pariseyo sapagkat sa kanilang kultura, napakadami nilang paraan ng paglilinis. Gusto nila yung malinis. Ano ho? Sa tunad daw po ay ang mga bahay daw po ng mga yan, sa labasan ng kanilang pintuan ay merong mga banga na nakahanda para linisin ang mga paa bago pumasok sa bahay. Kaya nga pasinin po ninyo noong si Jesus kasama kumakain ng mga alagad, pumunta si Maria Magdalena at ang luha galing sa mata ni Maria Magdalena ang ipinaglinis sa paa ni Jesus, di ba? Ganong kalaga yung kalinisan. Kaya naman sa bahaging ito ay pinagsabihan siya ni Jesus, masyado ninyong pinahalagahan yung panlabas na kalinisan, subalit ang loob naman ay punong-puno ng kasakiman at kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, kung gaano tayo ka-conscious at kung gaano tayo naglalaan ng panahon sa ating personal at panlabas na kalinisan, sana'y ganun din natin pahalagahan, bigyan ng panahon ang paglilinis sa kalooban, sa ating konsensya at sa ating kaluluwa. Masarap tingnan na ikaw nga ay malinis at maayos sa panlabas na kaanyuan. At masarap ding malaman na ikaw din ay malinis sa iyong kalooban. Di balin nang hindi malinis, gusgusin ang panlabas na kaayusan kung ang loob naman ay busilak. Aanin mo ang iyong ganda kung pangit naman ang iyong ugali. Aanin mo ang iyong kalinisang panlabas kung ikaw naman ay hindi nagpapatawad, hindi ka marunong umunawa. Ang makasalanang ito ang nagpaparumi sa ating puso at sa ating kalooban. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, maganda yung announcement lagi ho dito, clean as you go. Paalaala sa lahat ng maninimba na
panatilihin natin yung kalinisan sa loob at labas ng simbahan. At yun din ang aking sasabihin sa inyo, clean as you go. Sana sa pagpunta ninyo sa shrine na ito, ay kayo ay nagkaroon ng kalinisan ng isip. Sana ang inyong kalooban at kaluluwa ay naging malinis. And as you go, baon-baon mo yung kalinisang ito. Sana sa pag-alis nyo dito, sa dambanang ito, kayo ay isang bago ng tao. Malinis sa panlabas at malinis ang kalooban. Alam nyo mga minamahal na mga kapatid, isa sa mga pinahahalagahan ng shrine na ito ay yung kalinisang pangkaluluwa. Kaya nga tuwing Sabado ay meron tayong kumpisal dito. O di naman yung ilan pagkatapos ng misa, Father, pakumpisal po. Salamat sa Diyos. Sapagkat naramdaman nila, kinakailangan kong linisin ang aking kalooban. Napakaganda po lagi ng biyaya sa atin ni Santo Padre Pio. Hindi niya tayo hinahayaan na maging madumi sa harap ng Diyos. At ang lagi ng panawagan, conversion. Diba, ano sabi natin? Cleanliness is next to very good. Alam naman natin yan. Ano? Hari nawa, kapag tayo haharap sa Diyos, naway ang ating isip, ang ating puso, kalooban, at ang ating araw-araw na pamumuhay ay maging malinis sa harapan niya. Para sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslog. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahaya kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Katulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa tagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Puno ang langit at lupa.
dakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa po magitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusanloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahala Birheng Maria, Ninanang Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sala. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nakapasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kahalian at ang kapangyari Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino ikaw?
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan.
bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitigang taimtiman. Di na muling mag-asala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa kapayapaan. Panginoong Jesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Sa panahon ngayon, ang buong mundo ay nasusubok ng paggambala sa kapayapaang iyong ibigay. Tulungan mo kami nawa, laging manalo ang kapayapaan laban sa karahasan at digmaan. Idulot mo na maging ligtas ang buhay ng bawat isa sa amin, saan mang panig kami ng mundo naroon. Hipuin mo ang puso ng bawat isa upang ang pananampalataya ang mamuna kaysa pang sariling interes. Hinihiling namin ito sa panalangin ni Maria, Ina ng kapayapaan at sa pamagitan ng iyong matimyas sa pangalan. Amen. Magsiupo mo po ang lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go. Sa pambansang Dambana, paalala po huwag iwanan ang kalat sa mga upuan, tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na yumao. Sila po ay ating ipagnonobina sa ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at sa buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gaganapin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, ngayong araw, ika-17 ng Oktubre, gagawin dito sa pambansang Dambana ang araw ng panalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansang may alitan at kaguluhan. May pagdarasal tayo ng rosaryo sa ika-11 ng umaga at sa ika-4 ng hapon. Ang banal na oras naman ay sa ika-8 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ating pong ihanda na po ang ating mga ipapabless na mga religious items. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog, magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Puso namin ay ihahandog, ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal.